Ayan. Hello, magandang araw, Laguna, Calabarzon, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo na nakatutok po sa ating ngayong araw live sa mga Facebook pages ng Bidani Network Program at Radyo DZLB. Narito po muli ang inyong programang hatid ay kaalaman at impormasyong pangnutrisyon dahil nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Ito ang Bidani Nutri Live, hatid po sa inyo ng Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement Program ng Institute of Human Nutrition and Food, College of Human Ecology, University of the Philippines, Los Baños, at Radyo DZLB ang tinig ng kaunlaran. Ang inyong lingkod, Gen Garma po, Development Communication Operations Coordinator ng Bidani. Kamusta po kayong ngayong magandang araw ng Lunes, December 14, 2020. Ayan, pasensya, medyo nag-lag tayo dun sa ating opening. Ang tawag natin dyan ay... Pero ayan, okay na tayo. Pasok na tayo sa mga ano. Ngayong pong araw, ang pag-uusapan po natin dito sa Bidani Nutri Live, ito pong ating kahuli-hulihang broadcast module, no? Ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa isang teknolohiya o produkto na aming pong isinusulong, aming ipinopromote dito sa Bidani na pandagdag nutrisyon para sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating mga chikiting. Ano nga ba itong produktong ito? Aalamin natin yan maya-maya po lamang kasama ang ating kabidani na University Extension Associate na si Miss Belinda Lalap. Ngunit bago po yan, narito po muna ang ilang mga anunsyo at paalala para sa ating mga online nutrition school on the air enrollees. Ayan, nalalapit na nga po ang ating graduation. Yan po ay sa darating na Disyembre 16, araw po ng Miyerkules. Kaya po ipinapaalala po natin sa ating mga Kanutri Live na yung ating mga pamantayan kung paano po kayo makakatanggap ng inyong sertipiko. Muli, ang ating pong panuntunan, kung kayo po ay nakakumpleto ng ating Nutri Quiz mula Nutri Quiz 1 hanggang Nutri Quiz 6, yung ating Nutri Quiz para po sa araw na ito, Certificate of Completion ang inyong matatanggap. At kung hindi naman kayo nakakumpleto ng ating Nutri Quiz, pero meron kayong kahit isa lang, basta nakakapag-submit po kayo ng ating Nutri Quiz, kahit isa lang yan, Certificate of Participation naman po ang inyong matatangkap. Yan. At syempre, malamang ang inyong inaabangan ay kung sino ang ating mga top graduates. Siyempre, anong pamantayan natin para malaman kung sino ang mga top graduates? Ang ating pong mga top graduates ay ang mga nakakuha ng cumulative score na 27 over 30 pataas. Yan. So, ibig kong sabihin yan, kung yung total ng scores nyo mula Nutri Quiz 1 hanggang Nutri Quiz 6 ay 27 over 30 pataas, kayo ay magagawaran bilang top graduate. Yan. Yan po ang inyong pakakaabangan sa ating graduation broadcast sa darating po na Miyerkules, December 16. At ngayon naman ay balikan natin yung ating nakaraang episode noong Wednesday. At syempre alamin na natin kung ano ang mga sagot sa ating Nutri Quiz number 5. Dito lamang sa ating Nutri Rewind. Ayan, ito nga pong ating episode noong nakaraang Miyerkules. Ang tinalakay po natin ay ang tungkol sa Infant and Young Child Feeding o IYCF. Ito po yung tumutukoy sa tamang pagpapasuso at nutrisyon para sa mga sanggol at mga bata na edad 2 taong gulang pababa. Napag-alaman po natin na sa unang 6 na buwan ng sanggol ay dapat exclusive breastfeeding po lamang ang ating gawin. Saka pa lamang po tayo magsisimulang pakainin ang ating mga chikiting pagtungtong nila ng edad na 6 na buwan. Ito naman po yung tinatawag na complementary feeding.
Ulitin po natin na we can't emphasize this enough. At paulit-ulit din na sinasabi ni Ma'am Isa Chris Bernardo noong Wednesday, complementary feeding po from 6 months old pataas. Ibig mong sabihin yan, dinaragdagan po natin ang breastfeeding. Hindi po natin tinatanggal ang pagpapasuso after 6 months. Nag-i-introduce lang tayo ng iba pang pagkain. Pero syempre, nakadepende po yung dami, yung lapot ng pagkain, depende po sa edad ng ating chikiting. Ngayon naman, ano-ano nga ba ang resulta ng ating Nutri-Quiz para po sa araw ng Miyerkules? Heto na po. Question number 1. Ano mga taon ng bata ang sakop ng infant and young child feeding? Letter A, 0 hanggang 3 taon. Letter B, 0 hanggang 2 taon. O letter C, 0 hanggang 1 taon. Ang tamang sagot po ay letter B, 0 to 2 years old. O tulad lang nabanggit natin kanina, 2 taong gulang pababa. Question number 2. Alin po sa mga sumusunod ang isa sa mga senyales na gutom ang isang sanggol o yung tinatawag natin na hunger cues? Letter A, pagsasara ng bibig. Letter B, tahimik lang ang bata. O letter C, pagsipsip sa daliri o kamao. Ang tamang sagot po ay letter C. Kapag sinisipsip yung daliri o yung kamao, ganyan, ay yan po ay isang indikasyon na baka gutom na nga po yung inyong chikiting. Question number 3. Alin po sa mga sumusunod ang tamang hakab sa pagpapasuso? Image number 1 o image number 2? Ang tamang sagot ay image number 1, yung pong unahang imahe. Kasi dyan, kita po ninyo sagap lahat. Kesa dun sa number 2 na maaring magsanhi ng fissures. So number 1 po ang tamang sagot. Kumusta po ang inyong mga resulta ngayong quiz number 5? Question number 4, tama o mali? Ayan, nangangalahati na tayo. Maari nang pakainin ng lugaw o minasang saging o patatas ang isang bata sa kanyang 5th buwan? Mali po. Sa 6 na buwan pa lamang po tayo maaring magpakain sa ating chikiting. At panghuli, question number 5, kailan maaring pakainin ang bata ng complementary food ng 5 beses? Letter A, 12 hanggang 24 na buwan. Letter B, 6 hanggang 9 na buwan. Letter C, 6 na buwan pababa. Ang tamang sagot ay letter A, 12 hanggang 24 na buwan. Ayan. Ngayon, sino-sino ang ating mga top scorers ngayong araw na ito o nung nakaraang Miyerkules? Ayan, narito na sila. Sina Maura Monsalud, Virginia Alcantara, Medi Gaba, Jane Laron, Janet Rubina, Geraldine Echevarria, Mildred Padigos, Maginda Dumio, at Mila Valderrama. Sila po ang ating mga top scorers para sa araw na ito. Congratulations sa inyo! Yan. Dumami ang magpipiesta ngayong araw na ito. Yan. Kasi mas marami yung ating top scorers para sa araw na ito. Ayan. Alright. Narito pa rin po tayo sa ating programang Bidani Nutri Live na inyo pa rin pong sabayang napapakinggan at napapanood sa Facebook pages ng Radyo DZLB 1160 AM, ang Tinig ng Kaunlaran, at sa Facebook page din po ng Bidani Network Program. Here is the time. 9:09, 9 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Tulad nga po ng ating nabanggit kanina, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa isang produkto na aming pong isinusulong dito sa Bidani na maaring pandagdag nutrisyon para sa ating pamilya. Yan po ang tinatawag na Kalinga Mix. Ano nga ba itong Kalinga Mix na ito? Yan ang ating pag-uusapan kasama si Miss Belinda Lalap, University Extension Associate ng Bidani. Maya-maya sa ating pagbabalik, ngunit bago po yan ay bati portion. Sina Miss Medi Gaba, good morning po. Binabati ko po ang aming kapitan na si Ricarte O. Solison sa kanilang 27th taong anibersaryo. Nice!
Happy anniversary po sa inyo. Uy, speaking of happy anniversary, ang ating isa pong katuwang sa ating palatuntunan na si Tita Pam Gonzales at ang kanyang kabiyak na si Uncle Tito Gonzales ay nagdiwang din pala ng kanilang anibersaryo last week. Ayan, congratulations and happy anniversary po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Sana all may ka-anniversary. De joke. Okay, ang pang mga pagbati mula kay Tita Chare Maneha, good morning. Mga Kanutri Live, Ma'am Janet Rubina, good morning. Sir Gen, si Ma'am Rose Roble, happy and healthy morning to everyone. Ayan, bumati na rin si Tita Pam. Good morning everyone, maganda, masaya, mapayapang Lunes at buong week mga Kanutri Live at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Bumabati rin si Miss Beth Dumio mula Valencia City, Bukidnon at si Ma'am Maura Monsalud. Good morning po sa ating lahat, BNS ng barangay, ng mga barangay sa Nagkarlan, Laguna. Si Ma'am Geraldine Echeverria. Kumusta po, NutriLive? Ito na po tayo, BNS Pakil, Laguna. Si Tita Ana Castaneda din pala ay naka-tune in na rin. Good morning, everyone. At si Ma'am Jane Posada Orillaza. Hello, mga ka-NutriLive. Ayan. Nutritalakayan na po tayo, makalipas lamang ang ilang paalala, magbabalik pang bida ni NutriLive dito lamang sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit, ha? Ang bida ni NutriLive na inyong sabayang napapakinggan at napapanood sa Facebook pages ng DZLB 11:16 AM, ang tinig ng kaunlaran at Bidani Network Program. Ano po, gentle na paalala para sa ating mga kabidani at mga ka-NutriLive, ilike po ninyo ang DZLB Facebook page para po nakikita namin kung kayo ay naka-tune in. Ayan. Para mabati din namin kayo ng magandang live sa Himpapawid, diba? Okay. Ngayon po, magtungo na tayo sa ating highlight ng ating programa. Narito na po ang ating Nutri Talakayan. Ito nga po sa Bidani, tulad ng nababanggit natin kanina paano, ay meron tayong isinusulong at pinapalaganap na teknolohiya na lubos na nakatutulong bilang pandagdag nutrisyon para sa buong pamilya, lalong-lalo na po sa ating mga chikiting. Ito po ay tinatawag na Kalinga Mix. So ano nga ba ang Kalinga Mix? Para saan ito? Paano ito gamitin? At ano-ano ang mga benepisyo ng paggamit nito? Makakasama po natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating kabidani na University Extension Associate na si Miss Belinda Lalap. Tita Bel, good morning! Good morning! Hello, good morning! Ayan, hello, kung morning. Ready na po si Tita Bel. Ayan, good morning po. Magandang umaga. Kung ready na si Tita Bel at kung ready na ang ating mga kabidani, simulan na natin ang ating Nutri Talakayan. Okay.
Siyempre, bago ang lahat, gusto ko pong bumati sa mga Kanutri Live, mga kabidani, isang maalab at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun, so nagagalak po akong makasama kayo muli sa araw na ito. Ayun, so para po sa ating lesson sa araw na ito, okay. So ano nga ba ang Kalinga Mix? Ano po? So ang Kalinga Mix ay isa pong epektibong pagkain para sa mga batang may problema sa nutrisyon. At na masasabi din po natin na ang Kalinga Mix ay epektibong pagkain dahil meron itong mataas na enerhiya, protina at carbohydrate na kailangan ng mga bata sa kanilang paglaki at maging sa pagpapanatili ng kanilang lakas ng kanilang katawan sa araw-araw. So actually, hindi lamang po ito para sa mga bata, kundi ito ay para sa lahat. Katulad ng ating mga nagbubuntis na mga nanay at nagpapasusong ina, maging sa mga may sakit o mga nagpapagaling sa kanilang karamdaman, lalo na sa mga bata, para hindi bumaba o bumagsak ang kanilang mga timbang at para din ito sa mga nagtatrabahong individual at maging sa mga may edad na, kabilang na ang mga senior citizen. Ayan. So, Tita Ben, ibig sabihin ho, no, itong Kalinga NutriMix na ito, ito po ay kapakipakinabang, hindi lang sa mga chikiting, kundi talaga ito ay for the whole family. Parang mula pagkasilang hanggang sa ating mga elderly at ang ating mga senior citizen. Yes, yan. Okay. Kwentuhan niyo po kami, Tita Bel, kung ano yung kasaysayan nitong Kalinga Mix na ito. Paano nga ba ito nagsimula at paano ito napakalaganap? Okay. So, ang Kalinga Mix ay sinasabi natin masustansyang pagkain ito para sa lahat. Ay una po itong ginawa ng Food and Nutrition Research Institute o ang FNRI ng Department of Science and Technology sa pakikipagtulungan ng dating Bureau of Agricultural Extension na ngayon ay tinatawag na nating Department of Agriculture. So kung atin pong babalikan noong taong 1994, tumulong po ang programang Bidani upang ito ay mas makilala pa sa mga barangay at sa iba't iba pang mga lugar sa pamamagitan po ng paglikha ng iba't ibang recipe na talaga namang nagugustuhan ng lahat ng mga tao sa bawat lugar o sa bawat barangay. At hanggang sa ngayon po, ang Bidani ay patuloy na gumagawa ng iba't ibang recipe mula sa Kalinga Mix para matugunan ang mga pangangailangan ng mga individual, lalo na ang mga at-risk groups. Tulad ng mga lumalaking mga batang, edad 6 na buwan pataas, maging ang mga youth o mga adolescents, at maging mga ang mga buntis at nagpapasusong ina. So, yeah, ang... Sige, Tita Bel, go ahead. So, ang Kalinga Mix, ito po ay pinaghalong giniling na bigas, munggo at linga. Ano po, mula sa bigas, merong 70% at merong 10 to 15% na mula sa munggo at meron ding 10 to 15% mula sa oil seeds na ito yung sesame seed. Okay. Mm-hmm. So paano yung Tita Bel? Ginigiling muna yung parang niluluto ba muna yung mga bigas, munggo, tsaka yung sesame? Tapos paano siya nagiging powder? Ayun. So, syempre, ang bawat ingredients na kasama dito, ang bigas, munggo at linga. So, bago siya gilingin, kailangan muna siyang isangag. Ano po, hiwa-hiwalay na isasangag ang bawat ingredient and then kapag siya ay igigiling na, meron ding oras ano po sa pagsasangag sa bawat ingredient. And then saka po siya gilingin at paghahaluin hanggang makakam up na po tayo ng masustansyang powder. Ayan. So, ganun pala. Napaka-interesting, no, nung proseso ng paggawa ng Kalinga. Ngayon naman, Tita Bel, pag-usapan po natin, bakit nga ho ba mahalaga ang paggamit ng Kalinga at bakit mahalaga na ito ay palaganapin natin ang paggamit nito?
Yes, so napakahalaga po ng kalinga, Miss, kasi sabi nga po natin, para sa karagdagang sustansya ng ating mga pagkain sa araw-araw. So sabi nga, maaari nating ipalit ang kalinga mix sa mga nabibili nating mga ordinaryong mga harina upang makagawa pa ng mas masustansyang pagkain, lalo na sa mga bata. So mayroong mga recipe o lutuin sa ating mga bahay na sa halip na purong ordinary na harina ang gagamitin, dinadagdagan ng kalinga mix para mas tumaas o dumani pa yung sustansya nito para matugunan yung pangailangan ng bawat isa. At syempre, mainam din na gawing karagdagang pagkain ito ng mga bata na 6 na buwan pataas, ano, upang matugunan po ang kanilang mabilis na paglaki. So tulad nga po ng sinabi natin kanina, dahil mayroon itong mataas na enerhiya at protina na kailangan ng mga bata, so ang kalinga mix ay makakatulong para sa maayos na kanilang paglaki at para rin sila ay maging normal ang kalagayang pangnutrisyon at sila ay maging malusog at matalinong bata. Ayun. So Tita Bel, nabanggit natin nung nakaraang Miyerkules, 'di ba? Kasi nabanggit ninyo na pwede na ito sa mga batang 6 months old pababa. Yes. So ibig sabihin, ito po ay kapag nag-complementary feeding na, no, para sa mga chikiting, yung ating napag-usapan nga nung nakaraang Miyerkules. Yes. Pwedeng-pwede ang kalinga, pasok na pasok. Yes, totoo again. Kaya talagang mainam na gamitin ang kalinga mix. At syempre, again, so sabi nga, higit sa lahat, nagpapabilis ito ng pagtaas ng timbang ng mga bata na mayroong problema sa kanilang mga timbang. So ayon nga sa pag-aaral na ginawa noon sa isang bayan dito sa Laguna, so nagkaroon talaga ng significant na pagbabago ang timbang ng bata sa loob ng 21 days ano ng pagpapakain ng kalinga, isang pakete bawat araw bilang karagdagang pagkain ng kanilang anak. Kaya masasabi nating epektibong pagkain ito. Ayun. Ay, wait lang, Tita Bel. Sorry, kailangan ko lang palang iwasto ang aking nabanggit kanina. Ang nabanggit ko kanina kasi 6 months pababa. Dapat po ay 6 months pataas. Ayan. Oh, pataas, yes. Po. Ayan, baka mali ito yung ating mga Canutri Live. Sorry po. Okay. Pero yan, linawin natin na para lang din po maiwasto natin ng maigi. Yung pong kalinga Nutrimix, yan po ay pwede na for 6 months old pataas. So, ibig sabihin, pag po nag-complementary feeding kayo para sa mga chikiting na 6 na buwang gulang pataas, ayan, pwedeng-pwede na po ninyong i-introduce ang kalinga o yung mga recipe na may halong kalinga. Yes. Ayan. Okay. Ano-ano pa po, Tita Bel, ang mga ayan benepisyo at kahalagahan ng kalinga mix? Ayan. So, at bonus ito, Gen, ano? So, maaaring pagkakitaan yung mga produktong ito ng mga namumuna, no, o mga aktibong mga leader sa bawat barangay o mga grupo katulad ng Rural Improvement Club na sila ay gumagawa at nagbebenta, ang ating mga BNS sa Nagcarlan at yung iba pang lokal na pamahalaan, maging yung mga may tindahan, yan, pwede nilang gamitin ito at pwede nilang pagkakitaan, maging ang mga nanay at ating mga Canutri Live, ano. So, pwede rin nating gawin ang mga lutuin, mga pagkain mula sa kalinga mix kahit sila ay nasa bahay lang. So, katulad na ipapakita natin mamaya. So, meron tayong mga video. Okay, so tiyak na matutuwa po sila at magiging masaya yung kanilang mapapanood dahil magkakaroon tayo ng mga lutuin. So, tuturuan natin sila kung paano magluto ng masarap, masustansya, malinis at mura pang mga recipe o lutuing gamit ang kalinga mix. Ayan. So, kitang-kita nyo mga kapidanit, mga Canutri Live, kung gaano kahalaga at kung bakit napaka-beneficial. Marami pong benepisyo ang paggamit nitong kalinga mix. Ngayon naman, Tita Bel, nabanggit po natin kanina na ito ay gawa sa bigas, munggo, at sesame. So, syempre, yung mga yan ay mga taglay na
sustansya. So, ano po ang makukuha natin sa isang pakete ng Kalinga Mix? Okay. So, sa isang pakete ng Kalinga Mix na merong 60 grams kasi yun ang ating usual na packaging ng ating Kalinga Mix, meron siyang 60 grams. So, ayon sa pag-aaral o nutrient content analysis na ginawa ng UPLB Biotech, so, mayroon itong 240 kilocalories. At mula dito sa 240 kilocalories, merong 41 grams na carbohydrates at meron ding 6 grams na protina at 6 grams na taba. Okay. So, yun ang bumubuo ng content o nilalaman ng ating 60 grams pack ng Kalinga. And so, para lang din po sa kapakanan, Tita Bel, ng ating mga ka-NutriLife, kasi baka maya-maya ang sasabihin nila, ano ba yung ibig sabihin ng mga kilocalorie, mga carbohydrate, at mga protein at mga fat na yan? No? Para lang ma-emphasize natin sa ating mga ka-NutriLife, gaano ho kahalaga na makakuha ng carbohydrates, ng protina at ng taba o fat ang ating mga ka-NutriLife na magkukonsumo ng Kalinga? Okay. So, ayon din dun sa mga naunang lesson sa ating ka-NutriLive ay ang carbohydrates, ito yung nagbibigay ng enerhiya at lakas ng bawat katawan ng tao, lalo sa ating mga lumalaking mga bata. So, napakahalaga ng enerhiya para maging source ito na kung paano natin gamitin sa pang-araw-araw. Maging ang protina, na nagmumula ito sa munggo na inilagay o kasama sa packaging ng ating Kalinga Mix na bumubuo, tagapagbuo ng laman ng bawat katawan ng isang individual. At yung fat, ito yung high concentrated na energy na tiyak na magagamit ng mga bata kasi kailangan laging may reserba na enerhiya ang mga lumalaking bata. Kaya ganong kahalaga, ganong ka-epektibo itong Kalinga Mix para sa karagdagang sustansya na pangangailangan ng bawat individual. Yun. Ayan. So, kita nyo po mga kabidani at mga ka-NutriLife kung gaano ka-importante yung mga nilalaman na iyan ng Kalinga Mix. Ayan. Tulad nga po ng nabanggit kanina ni Tita Bel, ay meron po tayo mga itatampok na mga recipe tungkol sa Kalinga Mix na pwedeng-pwede ninyong gawin sa inyong mga tahanan at gawin ding pagkakitaan. Ayan. So, kahit na sa panahon ng pandemya, syempre ilan sa atin ay patuloy na dumidiskarte. Malay nyo naman sa Kalinga nyo pala mahahanap kita, di ba? Ayan, yan pong ating mga pag-uusapan. Maya-maya po sa ating pagbabalik. Ngunit bago po yan, syempre, bati-bati portion po muli tayo. Sina Ma'am Maura Monsalud. Hello po. Kina Ma'am Jenny, Ma'am Odeth, Ma'am Merly, at sa mga BNS ng Nagkaral Laguna at sa kanyang dalawang chikiting. Ayan, good morning po. Ma'am Geraldine Echavarria, pabati din daw kinakapitan Cesar Matienzo. Good morning po. Salamat po sa ayuda. Ayon, masaya pag may ayuda. Pati po sa aming DSWD, salamat po sa inyo. Si Ma'am Jane Posado Orillaza, mabuhay ang bidani sa magandang proyektong tulad nito. Ang aking butihing ina na si Professor Seria Garma ng Mariano Marcos State University nanonood din sa atin ngayon. Ma, good morning. Uy, baka naman sa MMSU mga gusto nyong magbidani din. Pandagdag din sa sa state universities and colleges na miyembro ng Bidani Network, ano? Si Ma'am Rosemary Urcia Urikia. Good AM po. God bless us all from BNS Mahayhay. Thank you po, Ma'am Bel, for giving informative and nutritious information about Kalinga Mix. Yan naman po ay mula kay Ma'am Jane Orillaza. Uy, tuloy-tuloy lang po kayo sa pag-comment ha sa ating live stream para malaman namin na kayo ay talagang nakatutok ngayon sa ating palatuntunan. Alright! Yung mga recipes na pinaka-inaabangan natin, natatakam na agad ako. Ano ba yan?
Yung mga recipes na yan, ibabahagi na, na natin sa ating pagbabalik. Magbabalik pa ang Bidani NutriLife dito lamang sa Radyo DZLV, ang tinig ng kaunlaran. Ang sarap ng pagkain ko ngayon, gulay sa lugaw. At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka, o baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina! Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Tumpak na Philippine Standard Time 32 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Ito pa rin po ang Bidani NutriLive sa Radyo DZLV, ang tinig ng kaunlaran. Bago po tayo magtungo dun at dun sa ating mga pinaka-inaabangan na mga recipe, ay narito po muna ang balita at impormasyong pang-nutrisyon na kailangan nyong malaman ngayong araw na ito. Narito na ang ating Nutri Balita. At para sa ating Nutri Balita para sa araw na ito, inaprubahan ng Regional Development Council ng Region 4A ang Regional Subcommittee on Nutrition, Sectoral Committee on Social Development o RSCN-SCSD Resolution No. 1 Series of 2020 na naglalayong i-integrate ang Provincial, City at Municipal Nutrition Action Plans 2020 to 2022 sa local development plans at investment plans sa rehiyon. Ayon sa resolusyon, ang mga nutrition action plans ay maisasama sa development plans at magkakaroon ng mga kaukulang nararapat na pondo. Ayon sa presentasyon ni Nutrition Officer 3 Zara Clarice Mejino, nabuo ang resolusyon dahil sa tumataas na kaso ng stunting sa rehiyon at sa dating karanasan ng mga lokal na pamahalaan sa kawalan ng pondo para sa mga programa, proyekto at gawain patungkol sa nutrisyon. Panawagan ng National Nutrition Council Calabarzon ang pagsasapinal ng mga planong pangnutrisyon para sa mga taong 2020 to 2022 ng mga lokal na pamahalaan upang ito ay maisama sa mga development plans at malaanan ng kaukulang pondo. Ayon pa kay Ms. Mejino, ang mga lokal na pamahalaan ay mayroong mandato na magsumite ng kanilang planong pangnutrisyon na may nakalaang pondo at kailangan din nilang magsumite ng semestral accomplishment reports sa NNC Calabarzon sa pamamagitan ng Department of the Interior and Local Government Calabarzon Region bilang bahagi ng monitoring. At yan ang ating Nutri Balita. Siyan po ang ating Nutri Balita nga po para sa Lunes ng umaga. At syempre, shout out na rin sa ating mga kabidani at mga kanutrisyon dyan sa National Nutrition Council Region 4A. Ngayon po, tulad ng nabanggit natin kanina, alam nyo ba na may mga recipe na maaari nating gawin ng may dagdag na kalinga mix? Ngayon pong araw ay tunghaya natin kung paano gumawa ng kalinga Nutri Veggie Fish Balls at kalinga Polvoron. Ayan, yan ay hindi lamang panghanda sa inyong pamilya, pwede pang pagkakitaan yan. O, diba? Tunghayan po natin ang mga recipe na yan sa segment na ito.
Hello ulit sa ating mga nanay! Ngayong araw ay ibabahagi namin sa inyo ang pagluluto ng Kalinga Nutri Fish Ball. Ang Kalinga Nutri Fish Balls ay maaaring merienda o baon sa school ng mga bata. Ano-ano ba ang mga sangkap na kailangan sa paggawa ng Kalinga Nutri Fish Balls? Kailangan natin ng kalahating kilo ng harina, 4 na pakete ng kalinga, 1 kutsara ng yeast, 1 tasa ng niyadyad na kalabasa, at 1 tasa ng niyadyad na karot. Kailangan din natin ang kalahating tasa ng dahong sibuyas na hiniwa ng pino, 1 kalahating tasa ng hinimay na sinaing na galunggo, 2 piraso ng itlog na katamtaman ng laki at binati, 2 kutsarang asin. Kailangan din natin ng 1 kutsarita ng durog na paminta, 1 kalahating tasa ng tubig at 1 litro ng mantika. At para naman sa paggawa natin ng sauce, kailangan natin ng 2 kutsarang suka, 4 kutsarang toyo, 2 kutsarang cornstarch, 2/3 na tasa ng asukal, at 1 kalahating tasang tubig. Ayan, simulan na natin ang paggawa ng Kalinga Nutri Fish Ball. Tahin natin ang pagtunaw ng yeast sa maligamgam na tubig. Hayaan natin siyang mababad. Pagkatapos, samasamahin natin ang mga tuyong sangkap. Katulad ng harina, kalinga, paminta, at asin. So, paghaluhaluin natin. So, haluin mabuti ang mga tuyong ingredients. Ayan, pagpantay sila. So, pagpantay ang ating mga sangkap. Ngayon naman, so hayaan muna natin, itabing muna ang mga tuyong ingredients. Ngayon naman, pagsamasamahin natin ang mga basang ingredients katulad ng gulay, niyadyad na kalabasa, niyadyad na carrots, isda, may sotinan natin. So, ganito ang ating dapat gamitin na isda. So, mas mainam, gamitin natin ang isdang galunggong. Maaari din namang gumamit ng ibang isda. Pero Mars, sabi mo mas malasa ang galunggong, kaya mas yes, dapat galunggong. Sama natin ang sibuyas. Ang dalo ng sibuyas. Yan. So, mainam at masustansya. Ipisin na natin. Pag pinagsama-sama itong mga gulay ay mayroong magandang kulay at mabango, di ba? Oo, at saka hindi na talaga kailangan yung artificial food coloring, ano? Mapapansin natin ang ating mga sangkap na pinagsama-sama ay nagiging siyang tuyo. Ngayon, dadagdag natin ang tubig. So, habang hinahalo, dagdag ng unti-unti ang tubig para sigurado tayo hindi malabsak ang ating produkto. Dapat dahan-dahan lang ang paglalagay ng tubig kasi minsan yung kalabasa na ginamit natin, baka yun yung medyo malabsak. So, may tubig na din yun. Kaya dahan-dahan ang paglalagay ng tubig para hindi talaga masyadong lumablaw ang ating texture. So, actually, ang mga gulay, lahat ng gulay ay may paglay ng tubig, Mars. Mm. Kaya kailangan ang pagdagdag ng tubig sa ganitong lutuin ay kinoconsider din natin yon. Unti-unti. So, unti-unti. Ating idagdag ang tinunaw na yeast. Yan. So, pwede natin sama. At kapag kulang pa ang tubig, pwede dagdagan. Habang hinahalo pala siya, talagang nagiging malapot na. Tsaka nakikita na yung mga kaunti-kaunting sabaw. Kasi habang hinahalo ang ating mga sangkap, lumalabas na yung kataas mula sa ating mga gulay na sinama dito sa ating produkto.
So kaya pala talagang dapat dahan-dahan ang pagdadagdag ng tubig, ano? Kasi maaaring masyadong maging mabagal ng mamaya. Oo, so hindi kasi maganda ang fishbowl kapag sobrang dami ng tubig. Ayan. So hayaan muna natin siya sa pagkatapos natin mahalo. Kasi Mars, kailangan pagka tapos nating haluin, hayaan muna natin siya ng mga 30 minutes. Oh, okay. Na naka-standby para umansa yung ating produkto. So, ibig sabihin, dadami pa ito, no, Mars? Yes. So, dadami ito na para bang hindi na maubos-ubos. Ayan. Talaga palang maraming beses iuula, magkakainin, ano? Yes. Imagine ang isang ganitong recipe, pwede tayo makakuha ng 275 to 300 na fish. Oh, ang dami talaga. Pwede pala po ulit-ulit ang kain. Kaya hayaan natin siyang paansahin. Makakatulong yung yeast para yung produkto natin ay dumami. Maaari natin na siyang itabi. Pwede siyang takpan para pumansa yung ating produkto. At siguraduhin lang na ilalagay siya sa isang lugar na hindi siya madudumihan. Para naman sa paggawa ng sauce, pasama-samahin natin ang lahat ng ingredients. Unahin natin ang tubig. Ayan. Isunod natin ang toyo. Tapos, pasuka. And then, pagsama natin ang asukal. So, isama natin ang cornstarch. Mabuti para matunaw ang cornstarch. So, isali natin ngayon. So, tatamtaman lang lakas ng apoy para hindi agad masunog ang ating sauce. Maaari na natin iprito ang ating fish oil. Tara na, Mars! Sige, simulan na natin ang pagpiprito. So, actually, meron tayong paraan bago natin iprito ang ating produkto. Maaari lamang tayong kumuha dito sa tabihan para patuloy na umaayos tayo yung ating produkto na nandito sa medyo na. Yeah, so, ito yung paraan. Dito tayo sa tabi. Kukuha tayo ng isang kutsarita na mixture. Tapos, ilagay natin sa ating kawate sa mainit na mantika. Ito na ang ating finished product, ang Kalinga Nutri Fish Ball. Isa na namang recipe ang natutunan natin ngayong araw. At nakasisiguro tayo na ito ay masustansya, malinis, masarap, at mura pa. At maaari ng pagkakitaan ng mga nanay. Food fact! Alam niyo ba street foods tulad ng fish balls ay isa sa mga pinakatinatangkilik ng tao sa syudad? Sa isang araw, halos 2.5 milyong tao sa buong mundo ang kumakain ng street foods. Tinatawag nga ng ibang street foods bilang food for the cities dahil sa ready-to-eat at on-the-go na dating ng mga ito. Hello mga nanay! Ngayong araw, ang recipe na gagawin natin ay isa sa mga popular na panghimagas nating mga Pinoy. Ang pulvoron na hahaluan natin ng kalinga powder. Bibigyan din namin kayo ng mga tips para mapagkakitaan ang iba't ibang mga produktong panghimagas, katulad ng kalinga pulvoron. Madali lang itong gawin, kaya tara na! Simulan na natin ang paggawa ng kalinga pulvoron. Ang mga kakailanganin nating sangkap ay 5 pakete ng kalinga powder, 1 tasa ng harina, 1/2 tasa ng puting asukal, 3/4 na tasa ng powdered milk, at 6 na kutsara ng tinunaw na margarina. So, ang paraan ng ating pagluluto ng kalinga pulvoron, una, tunawin muna natin ang margarina. So,
habang tinutunaw, pwede natin haluin. Yung spaghetti nito. Talaan ang pagtunaw sa tamang apoy lamang para maiwasan ang pagkasunog ng ating margarina. So, hintayin lang po natin matunaw ang margarina. At pagkatapos, ating ibabalik sa ating lalagyan. Kasi pagka nasunog, papait. So, para maiwasan maging mapait ang lasa ng margarina, iwasan siya masunog. Sabi na yan, Mark. Pwede natin ilipat sa ating lalagyan. Ngayon naman, ating isasangag ang kanina sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. So actually, ang kalinga natin ay luto na siya bago siya nilingin. Pero sa ngayon, bago siya gawing pulburon, kailangan muna siyang initin sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Ito na! Luto na ang ating kalinga. Ipasan natin dyan. Ipasan natin sa isang lalagyan. Okay. At ngayon naman, sunod natin ang harina. Ganun din, haluin siya mabuti at siya ay initin natin sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Para uli maiwasan ang pagkasunog ng harina, kailangan tuloy-tuloy ang paghalo habang siya ay nakasalang sa apoy. Hayaan natin na maging mamula-mula o golden brown ang ating harina. Kapag nakita natin na gano'n ang ating produkto, paghaluin natin ang dalawang ingredients, ang harina at saka ang sinangag na harina. Pwede na, Mars? So, haluin mabuti. Haluin mabuti. At habang hinahalo, sama natin ang powdered milk. Powdered milk. Napaka-sustansya ito. Sama natin ang puting asukal. Talagang magugustuhan ito ng mga bata. Sarap. At ngayon naman, sama natin ang tinunaw na mantika. Margarina. Unti-unti natin halo. Sumari natin patayin ang ating halan. Lang hanggang sumama ang ating harina sa ating margarina. Luto na ang ating kalinga pulburon. Maaari na natin ilipat dito sa ating lalagyan. Okay, ilipat natin. Yan. Ayan, ito po ang ating produkto. Ibabalot sa ating inihanda. Pero hayaan muna natin siyang lumamig para maiwasan yung pagkabulok ng ating produkto kung siya ay ating itatabi ng matagal na panahon. Mga gaano ba katagal na pwede yung i-stock, Mari? Yan. So kapag siya ay nasa labas ng ref, o nasa room temperature lang, pwede natin siya sa loob ng 5 araw. Pero kapag i-stock natin sa ref, maaaring siyang tumagal sa loob ng 2 linggo. Ayan, malamig na ang ating kalinga pulburon. Pwede na nating ibalot. So, sa pagbunman ng ating pulburon, gagamit po tayo ng molder. So, sa parang po nito, ating lang po kumuha tayo ng katamtamang dami ng pulburon at ating ilalagay sa
Lacorn. Hindi tayong gumamit ng iba't ibang kulay na balutan para talagang kaakit-akit siya. Yan. So, meron na tayong isa. So, gamit naman tayo ng ibang kulay. Ito na ang ating finished product, ang Kalinga Polvoron. Isa na namang recipe mula sa Kalinga ang natutunan natin sa araw na ito. At nakasisigurado tayo na ito ay masarap, malinis, masustansya, at mura pa na maaaring pagkakitaan ng ating mga nanay. Kasina ni Nanay. Ayan na, LSS tuloy. Yun nga po, ano ang ating segment na kung saan itinampok natin yung Kalinga Nutri Veggie Fishballs at ang Kalinga Polvoron. Siyempre, maraming salamat sa DEVCOM 145 U4L ng academic year 2016-2017. Sila po ang nag-produce ng mga video na yan na pinamagatan nga pong Kasina ni Nanay. At syempre, salamat din po sa DEVCOM 230 first semester 2019-2020 dahil ang ilang bahagi po ng mga PowerPoint presentation natin ngayong umagang ito ay halaw po sa proyektong Nutregosyo at Kalyesugan ng DEVCOM 230. So sa mga estudyante ng College of Development Communication na katuwang natin lagi't-lagi no ang CDC sa mga ganitong production work ay maraming salamat. At syempre, sa mga kaklase ko sa DEVCOM 230, klase po namin yun eh, yung Nutregosyo at Kalyesugan Project. Ayan. Okay, nagbabalik na pa sa ating linya ng komunikasyon si Tita Bel Lalap na kapwa po natin REPS, University Extension Associate ng Bidani. Okay, Tita Bel, so natunghayan na natin kung paano gumawa ng Nutri Veggie Fishballs at ng Kalinga Polvoron. Ngayon po, gaano karami ang sustansya na makukuha po natin dito po sa mga produktong itinampok natin ngayong araw? Okay. So, nagustuhan niyo po ba ang ating mga lutuin, piling lutuin mula sa Kalinga Mix? So, siyempre naman! Sana na-excite po ang lahat at gusto niyo pong talagang matikman niyan. So, para sa ating Kalinga Nutri Veggie Fishball, so, actually, yung isang recipe na ipinakita po natin, maaari tayong makagawa ng 250 pieces. Ano po? At sa bawat peraso na merong 5 gramo, ano po, ng Kalinga Nutri Fishball, ito po ay merong 21 kilocalories. Okay, so ganun po. Kaya kung diyan, kung ikay makakain ng 10 o ilan ng sustansya ang makakain mo. Kung 10, meron, 21 times 10, edi 210. Okay. Kilokalorie sa 10 piraso yon. Oo. So meaning busog na busog ka na doon, di ba? So how much more ang ating mga bata kapag ganyan ang kanilang kinakain. At syempre, para naman sa isang panghimagas, pwede nating gawin panghimagas ang pulburon. Sa bawat peraso naman nito ay mayroon itong 60 kilocalories. So ganyan kadami, ano po, kasi halos ang laman po nito ay Kalinga Mix. So ganun po siya kasarap. So, siyempre, sa Kalinga Mix, may dagdag sarap na po yun kahit hindi natin dagdagan ng ano pang mga ingredient na pampalasa. Eh, may taglay na pong sustansya at masarap na panlasa, ano po, mula sa Kalinga Mix. So, ganyan po kadami ang ating mga sustansya na makukuha sa bawat lutuin. So, at hintayin pa nila yung mga bago natin pang mga recipe na susunod na mga season.
Oo, tsaka patuloy din po ang Bidani sa product development, sa pangunguna po ni Tita Bel, para ma-explore pa ano pa yung mga produkto na pwedeng dagdagan ng Kalinga para maging mas masustansya ang ating pagkain. Yes. So, gusto kong batiin din ng ating kasama si Tina, kapartner natin sa paggagawa ng tinatawag nating Kalinga Noodle with Malunggay. Ayan, si Miss Maria Cristina Lanorio na ating CIP mula sa Department of Science and Technology. Ayan. Okay. So, Tita Bel, paano po makokontak ng mga kabidani at mga ka-NutriLive natin kung saan po maaaring kumuha ng kalinga mix at iba pang tulong na technical, syempre, lalo na pagdating doon sa mga recipes? Saan po sila lalapit? Okay. So, para po sa kaalaman ng lahat, mayroon po tayong dalawang bayan dito sa Laguna na gumagawa ng Kalinga Mix. Meron tayo dito sa bayan ng Los Baños at sa bayan ng Nagkarlan. So, para po sa mga taga Los Baños at kalapit bayan, maaari kayong makipag-ugnayan sa Rural Improvement Club, Children's Learning Center o yung RICCLC sa Villa Adelina, Barangay Mayundon. So, pwede po nating hanapin si Teacher Telma Ichabes. Siya po yung tagapanguna ng Livelihood Committee ng RIC Los Baños. At para naman sa bayan ng Nagkarlan at sa mga karating ng bayan ng Nagkarlan, maaari po tayong makipag-ugnayan sa Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Nutrition Action Office. At pwede rin po tayong makipag-ugnayan kay Ms. Guadalupe Sapalyo, ang presidente ng samahan ng BNS ng Nagkarlan, Laguna. At syempre, para naman sa pagsasanay ukol sa paggawa ng Kalinga Mix, maaari po kayong makipag-ugnayan sa tanggapan ng Bidani ng UP Los Baños at maaari po niyong tawagan ang telepono 536-3643. At hanapin po ninyo ang inyong lingkod at iba pa naming mga kabidani. Ayan, para sa mga impormasyon tungkol sa Kalinga Mix. Ayan, so ayan po ha, para sa mga taga Los Baños, Nagkarlan at mga kalapit na bayan sa Laguna, ayan. RIC, para po sa Los Baños, RIC Children's Learning Center. Sa Nagkarlan naman po sa munisipyo, sa MSWD at sa MNOW ng Nagkarlan. At syempre kami sa Bidani, isang phone call away lamang o di kaya mag-message kayo sa amin sa Bidani. Ayan. Okay. Tita Bel, panghuling mensahe na lamang po para sa ating mga taga-subaybay ngayong araw na ito. Okay. So ngayon, alam na po natin yung kahalagahan ng paggamit ng Kalinga Mix at ang kabuoang nilalaman po nito. At nagkaroon din tayo ng mga sample na lutuin, pwede natin pong isama ito sa ating hapagkainan sa araw-araw para higit na maging malusog at maayos ang paglaki ng ating mga anak. So mahalaga po ang pagkain ng ating mga anak at ng ating pamilya. So katulad ng mga nabanggit po sa mga unang lessons, o modules ng ating NutriLive. So, subukan po natin gamitin ang Kalinga Mix, mga nanay at mga ka-NutriLive. So, maraming salamat po at muli magandang araw po sa inyong lahat. Keep safe! On that note, Miss Belinda Lalap, University Extension Associate ng Bidani, UPLB. Tita Bel, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Ayan, ang ating pong natalakay ngayong araw nga po na ito ay tungkol sa Kalinga Mix. Ayan, nagawa nga po sa bigas, munggo at linga. Ang kada 60 grams po ng kalinga, isang pakete na po yun, ay nagtataglay ng 240 kilocalories, 6 na gramo ng protina, 6 na gramo ng fat at 41 gramo ng carbohydrates. Ayan, di ba? Napakamasustansya. Natunghayan din po natin kanina na ang kalinga ay maaari rin gamitin para sa iba't ibang recipes gaya na lamang ng ating tinampok na Nutri Veggie Fishballs at Polboron na pwedeng-pwede ding pagkakitaan. Ilang pang mga bagbati mula po kina Prima Lukto mula po sa Mahayhay, Laguna.
Mildred Padigos mula Valencia City. Shoutout po kay Ma'am Helen Panganiban at CMU at kay Ma'am Hazel P. Dondonayos na sinaw nila dyan sa Valencia City. Bedumio, pa-shoutout po sa aming barangay Kapitan Louis John Nais, sa aming sinaw Ma'am Hazel Dondonayos at Ma'am Helen Panganiban ng CMU Bidani. Si Ate Polly Valencia, ayan, kasama lang natin yan nung Biyernes ano, sa UP Reps Christmas Party. At syempre, isa po sa mga host ng Tatak UPLB, sa galing UPLB, nakatutok din sa ating ngayon. At ang ating butihing auntie, Nena Garma de la Cruz, good morning sa lahat po. Never miss watching the show, watching from Lawag City. Ayan, ngayon naman po, ano nga ba ang inyong mga natutunan sa ating episode ngayong araw na to? Alamin na natin, narito na ang ating NutriQuiz. Ito na nga po, no, ang para sa ating NutriQuiz para sa araw na ito, kahuli-hulihang edisyon ng NutriQuiz. Kaya para makumpleto ang inyong NutriQuiz at certificate of completion ang inyong matanggap, eh syempre sumagot kayo dito sa ating NutriQuiz para sa araw na ito. Muli po, ang lagi't lagi po nating paalala, isumite ang inyong mga sagot sa format na pangalan at ang inyong mga sagot mula questions 1 to 5. I-message po ninyo ang mga sagot ninyo hanggang bukas, araw ng Martes, Disyembre 15, alas 12 ng tanghali sa Facebook page ng Bidani Network Program. Mas maaga po yung ating deadline para po mapagbigay-daan natin yung pong pangongolekta natin ng datos para malaman na natin kung sino mga bibigyan ng Certificate of Participation, Certificate of Completion, at Certificate o yung ating mga certificate para sa ating mga top graduates. Ready na ba kayo? Narito na ang ating question number 1. Ano ang mga pangunahing sangkap ng Kalinga Mix? Letter A, bigas at munggo. Letter B, bigas, munggo at linga. O letter C, bigas at linga. Muli, question number 1. Ano ang mga pangunahing sangkap ng Kalinga Mix? Letter A, bigas at munggo. Letter B, bigas, munggo at linga. At letter C, bigas at linga. Magtungo na po tayo sa ating pangalawang katanungan, tama o mali. Ang Kalinga Mix ay mainam na gawing karagdagang pagkain ng mga batang 4 na buwang gulang pataas. Muli po, tama o mali, ang Kalinga Mix ay mainam na gawing karagdagang pagkain sa mga batang 4 na buwang gulang pataas. Question number 3. Ilang kilocalories ang maaaring makuha sa isang pakete ng Kalinga Mix na may 60 gramo kada isang pakete? Letter A, 100 kilocalories sa kada pakete. Letter B, 120 kilocalories kada pakete. O letter C, 240 na kilocalories kada pakete. Muli, question number 3. Ilang kilocalories ang maaaring makuha sa isang pakete ng Kalinga Mix na may 60 gramo kada pakete? Letter A, 100 o 100 kilocalories. Letter B, 120 kilocalories. O letter C, 240 kilocalories. Question number 4. Tama o mali, ang Kalinga Mix ay nagpapabilis sa pagtaas ng timbang ng mga batang mabababa ang timbang. Muli, question number 4. Tama o mali, ang Kalinga Mix ay nagpapabilis sa pagtaas ng timbang ng mga batang mababa ang timbang.
napaurong bigla yung tanong. Ayan, tamama na. Question number 5, panghuling tanong para sa Nutri Quiz number 6 at panghuling tanong na rin para sa Nutri Live Season 1. Tama o mali, ang Kalinga Mix ay maaaring ipalit sa nabibiling harina upang makagawa ng mas masustansyang pagkain lalo na po sa mga bata. Muli, question number 5. Tama o mali, ang Kalinga Mix ay maaaring ipalit sa mga nabibiling harina upang makagawa ng mas masustansyang pagkain, lalo na para sa mga bata. At siya na nga po ang mga tanong natin para sa Nutri Quiz number 5. Muli po ang ating submission format. Lagi po natin yung pinapaalala. Isumite po ang inyong mga sagot sa format na pangalan at ang inyong mga sagot mula questions 1 to 5. At ang inyong pong pagpapadalahan, magpadala po kayo ng mensahe sa Facebook page ng Bidani Network Program, facebook.com/bidani.np hanggang bukas, araw po ng Martes, Disyembre 15, alas 12 ng tanghali. Aba, 11 araw na lamang po at Pasko na! At ilang araw na lang din, sa Miyerkules na po, bali 2 tulog na lamang, ay magtatapos na ang ating unang season dito sa Bidani Nutri Live. Kaya abangan po ninyo ang ating graduation broadcast ngayon pong darating na Miyerkules, alas 9 pa rin ng umaga, dito lamang sa Radyo DZLB. At yan na nga po ang kabuuan ng ating Bidani Nutri Live para po sa araw na ito. Para patuloy-tuloy ang ating pag-connect sa isa't isa, i-like ang Bidani Network Program sa facebook.com/bidani.np. Sundan ang @bidani_np sa Facebook, sa Twitter at Instagram. At bisitahin din po ang ating website bidani.ublb.edu.ph. Sundan nyo rin ang Radyo DZLB sa facebook.com/radyodzlb. At Radyo DZLB 1116 sa Twitter, at Radyo DZLB sa Instagram, DZLB 1116 kHz AM ang tinig ng kaunlaran sa YouTube. Mapapanood po ninyo at mapapakinggan sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB ang iba pa mga palatuntunan ng ating himpilan gaya ng galing UPLB kasama si RJ Galang, leader kake ng UP Community Broadcaster Society, Bandarito sa LB kasama si Chad Roble at Taalaman at Bayanihan. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Bidani Nutri Live mula po sa UP Las Baños Bidani at Radyo DZLB, ang inyong lingkod, Gien Garma po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Lagi po nating tatandaan, nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Kita-kits po sa ating graduation broadcast sa darating na Miyerkules at syempre, ang lagi namin iniiwang pagbati sa inyo tuwing umaga ay goodbye sweetheart, goodbye. See you sa graduation broadcast. Leng, congrats. Ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat ng si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngayong Pasko, tayong magkasama.